Okay lang yun. Iking ko yung punto ka. Ano yung track up yung makalundi niyan? Yung mga week. Ay, sayang naman. Ang ganito niya. Mga papaus mo. Huwag mo masyadong itanim na malalim. Kasi yung dahon niya. Paano yan? Ayun nga. Pangit kayo, pangit ka dam. Nagkatayo mga kaibigay ko mo. Dapat kinukaya mo na rin ang panahon. Di ba ka, di ko manalpas. Kaya mo mo. Sa kadawa ito, may gawa na eh.
Thank you.
Guys, huwag itatikwa tayo tatan. Tarong tayo na ibunubun tayo. Data. Adama mano, 3, 6, 9, 12, 15. Dakinse, nga na'y mula. So, amin nata. Barbarang no, dagasa da, kakadwa. Yan yun. So, ito yung mga excess na binhin natin, yung mga yan. Kung sakaling may hindi mabuhay, doon natin, dyan tayo kukuha ng ano, ipipill up natin. At ito naman yung ating rabanos. Malalaki na sila, mga idolo. May bunga na. Actually, nakapitas na ako kahapon, pero hindi ko lang naisama sa vlog. Pero bukas, manguha ako ng umaga. Masarap yan pang pakbet. Ihalo sa pakbet. Yan. Yan siya ngayon. Kung mapapansin nyo, mga idol, napakaliit lang ng aking mini garden. Yan. Mga 2 meter by 1 meter lang ito, mga idol. So, ganyan siya. Eh, sayang naman yung lupa, yung bakanteng lupa. Kaya, naisipan rin natin nataniman. Actually, every year tinataniman natin to. Yun, mga lodi, yan yung ano natin, bawang. So, ito yung ating mga rabanos. Pwede na yung mga bunga niya. Yan. Masarap ito yung ano, ipicles. O yung tinatawag sa Ilocano na artem. Yan ang mga lodi, yung lalaki ng ano niya. Ng mga bunga niya. Double purpose to, mga lodi, yung roots niya. Alam nyo naman yung labanos siguro, yung kulay puti na hinahalo sa sinigang. Ito yun. Yan, napakalago. Kung makikita nyo, sobrang kapal. Para ng gubat. Ganyan na siya kakapal. Kasi alagang-alaga. Yan o, ganda ng kapal niya. Sobrang kapal. Kasing kapal ng mukha niya. Tapos kung mapapansin nyo, alam nyo na siguro kung ano tong nasa gitna. Yan. Nagtanim din ako ng malunggay, mga lodi. Kasi nabubuhay din ang malunggay dito. Yan, meron na siyang mata. Yan, kung nakikita nyo yan. Ito. Ito. Yan o. Pag naarawan ng husto yan, puputok na yan. So, ito naman yung ating bawang. Isos. Sobrang lago. Yan. Adjust lang natin itong ano, handle ng ating camera. Yan. Saglit lang, mga lodi. Pasensya na, medyo magalaw. Yun. Ito siya ngayon. Sobrang lago. Oh. Oh, yan. Bawang yan. Ang sarap. Yun. Gimas kan, baby. Ikaw na lang ang kulang, Susan. Yun. Tapos, ito naman yung ating kutsay. May mga paunti-unti pa tayong tanim dito. Ito yung mga nilagay ko na sa paso. Kasi madali lang itong mga mabuhay. Ito yung ating kutsay. Masarap sa miki o sa lomo. At meron din tayong tanglad. Yan o, lemongrass. Yan o, lemongrass. Actually, isang ano lang yan noon. Isang tusok lang yan noon. Pero ngayon, o, duble-duble na. Kita nyo naman, mga lodi, ganyan ako kumuha. Hindi ko siya sinasagad. Nag-iiwan lang ako ng mga 1 inch from roots. Yan o. Tapos, simula sa roots niya, mag-iwan ka ng 1 inch. Para nang sa ganun, pag tinanggal mo yan o hinarbes mo, para siya magagalit, magpapalit ulit ng bagong ano yan, dahon. Yun o, ang ganda, mga lodi, di ba? Yan. Mga isang harvest pa to, bubunutin ko na lahat to. Then, papalitan ko na siya ng kamote. Para nang sa ganun, maski magsigang-sigang tayo, hindi natin problema ang kamote. Mabilis lang magpatubo rito, mga lodi. Kung marunong ka. At saka ito rin yung binhi natin na kamatis. Ito siya, makapal-kapal na. Siguro 4 days pa bago ko siya pwedeng ilipat. At bukas, bibili na ako ng mga kaban-kabang ano, pang organic fertilizer. Yung soil natin, lalagay natin sa mga paso. At ito, paso lang. Mag-experiment ako ngayon. Kasi sayang yung mga malalaking paso rito.
Last year, nagtinama ko dito ng kamatis. Kamatis ang laman nito, pero sobrang dami ng bunga. Pero ngayon, mag-experiment ako mga ludi. Ilalagay natin sa paso, isang kamatis, kada isang paso. At yun naman yung sili natin, yung siling pang pakbet. Yan. Yan siya mga ludi. Yan o. Medyo weak pa siya, maliliit pa. So yan ang plano ko na ilalagay dito mga ludi. Yung kalahati nito, mga siguro mga 10 tusok lang ng talbos ng kamote ang itatanim. Then the rest, puro sili. Tapos dito naman, pag natanggal na natin itong mga binhi na natira, kaya naglagay ako ng ano dyan, ng space. Pwede pa natin siyang lagyan ng 3. Auto for 6. 6 to 9 na ano, sili rito. Para nang sa ganun, kompleto pang sinigang. And then dito naman, itong mga kanto na to, yung mga gilid-gilid niya na yan, yung mga napasukan ng mga ano niya, bakod niya, maski dito. Lahat yan, Lodi, wala masasayang. Lalagyan ko rin ng okra yan. Kumbaga sa isang ispan na to, lalagyan ko siya ng 1, 2, 3, tatlong okra. Tapos itong pahaba naman na yan, umpisa doon hanggang dyan, mga 1, 2, 3, 4, 4, tapos tatlo na naman doon. Ganun yan mga ludi. Para yung mga tubig na dinidilig natin, yung mga pumupunta sa gilid, andyan yung mga okra na hihigop yung mga excess na tubig. Yan. Yan siya ngayon. Napakaganda na. So okay mga lodi, hanggang dito na lang muna. At dito ko na tinatapos itong ating munting vlog na tinatawag nating pagpupunla ng talong. Sana mga lodi magustuhan nyo itong ganitong klase ng vlog, dahil lahat, umpisa sa pagbibinhi hanggang sa pagpupunla, hanggang lumaki, pag-alalay sa paglaki, hanggang sa pagbunga, papakita ko sa inyo lahat yung kaalaman ko sa industriya ng pagtatalong. Magugulat na lang kayo mga lodi sa isang talong. Mga hanggang tuhod lang ang gusto ko na sizes nila. Hindi ko sila pinapalaki ng husto dahil nagpupukos ako sa tangkal niya, sa katawan niya. Siyempre, kumbaga sa tao, the more na mas malaki yung katawan ng tao, mas malaki yung tiyan na tao, mas malakas naman siya mag-consume ng pagkain. Ganon din sa tanim mga lodi. The more na mas malaki yung sanga niya, mas malakas din siyang maghigop ng tubig, o mas malakas siyang ano, umimbak ng tubig sa kanyang katawan, which is papabor sa bunga dahil masusuplayan niya ng tubig na husto. Kaya ang bagsak nun magiging mataba at masagana yung ating mga talong. Anyway, walang ano dito mga lodi, walang gumagamit ng mga pang-spray. Yung mga chemicals, hindi ako gumagamit, ang puro organic lahat. So okay mga lodi, hanggang dito na lang at mabuhay kayong lahat. Kita-kita na lang ulit tayo o abang-abang sa susunod nating vlog tungkol dito sa ating mga talong. Once again, magandang hapon sa inyong lahat at mabuhay kayo.